gaano ka naka-excited to do this project? Kasi ang tagal na nito, matagal nang inaabangan ng fans. Super excited po. Tulad po ng sinabi niyo, matagal na din po talaga kinuwento po sa akin yung show na to. Si Sir Deo pa po talaga mismo nagpinsahan nito. And I knew it was a story na talagang aabangan ng mga tao. Di ko po akalain na pwede kong gampanan tong ganitong character, pwede ganitong role. But I'm so grateful, so happy po, and super excited na maipakita po namin sa mga manonood. Do you consider this as your most challenging role yet? 100% po. Not just the most challenging, siguro most life-changing for me. Kung paano ako nakapag-connect kay Moises. Kung paano niya ako tinuruan for the past couple of months. Tinuruan kung paano magmahal, kung paano may manindigan, and kung paano magtiwala. It's been a ride. It's been such a journey for me, si Moises Malonzo. Pero sobra po ako nag-enjoy. At aabangan namin ang journey mo. Thank you. Yeah. Thanks, Kat. Thank you. To really believe in my acting prowess. First role ko po talaga ay On the Wings of Love pa lang. So talagang dreamscape baby po ako ever since bata pa lang po ako. Bata pa rin naman po ako. Pero alam mo yun, yung talagang nagtiwala po talaga sa akin si Sir Deo from On the Wings of Love, Kadirang Ginto, to Huwag Ka Mangamba, senior high. Hanggang sa ngayon, makakasama ko pa si Piolo sa isang lead role. So it's a blessing, and talagang ginagawa namin to para kay Sir Deo. Amazing, para mas maramdaman niya yung latay ng padel. Meron din po kami ex-member ng isang frat na nandun po sa hazing eksena po namin. Tinuruan din po kami kung ano nangyari sa kanya, kung paano nangyari, kung sino mas mataas, yung master initiator, yung pinuno, kung paano po dapat sabihin yung mga creed, mga ganun po. Di pa po kasi pinakita yung creed ng Gamma Sigma Psi dito. Pero kailangan din namin memorize yun. Pero pinakamalaking bagay po na nangyari po sa, hindi lang po sa amin dalawa, kundi yung buong fraternity, ay naging nanay po namin si Tita Angie Castrense. Si Tita Angie Castrense, naging acting coach po namin, buong frat. At sobra po siya nakatulong sa amin. She really helped us connect to our characters. Minapa niyo po kami kung paano gawin yung mga characters namin, paano mga relasyon namin. Napag-workshop po kami, pinagbigyan ko din po kami ni Dreamscape ng workshop, and sobrang thankful po kami. And of course, si Ate Lovelot, of course, naging acting coach din po namin. Dali yun, ha? Sensyo, makakuhan na pala, no? Mabagalagay yung sinabi mo. Okay, Gray! Yeah, of course, thank you, Bayarji, for the question. And yeah, si Tita Angie was our facilitator ng workshops. And I think, just for the character building and the chemistry po talaga, and I would say, yun, hindi pa po masyadong napakita yung mga scenes sa fraternity, pero I'm really excited to see that personally, hindi ko pa po nakita. And I think yung number one aspect po talaga na nalabas ni Tita Angie, yung playfulness ng ano. Bukod sa, of course, there's business side of the college life, yung mga assignments mo sa course mo, and of course, the frat. Yung ano, yung brotherhood, pinapakita po talaga namin yung ride or die, and our loyalty to one another, and syempre yung mga biruan ng mga kabrad, mga kabarkada. Maintindihan yun yung mga makulot sila, experience nila, ganun. Marami din pong kinuwento din po sa amin ng mga totoong nangyayari sa Pilipinas. Meron din po kami, hindi ko alam kung ipapakita din po namin, pero may eksena din po kami na tinitingnan ni Moises yung mga naging kaso sa Pilipinas. Online lang, binabasa din ni Moises kung ano nangyayari talaga pag mga hazing cases. And marami po mga topics na itatakal din po talaga ng show na to. Okay, so mga